Yun mga technique, bigyan ko lang kayo ng idea tungkol dito sa 3/4 plywood, kung anong pinagkaiba ng marine tsaka ordinary. Sana all. Una mga technique, kaya ako kayo bibigyan ng idea kasi naggawa ako ng cabinet tsaka ng speaker box. Kung sakaling gagamit kayo ng plywood, may idea na kayo kung anong magandang gamitin at kung anong pinagkaiba nila. Una mga technique, ito yung marine plywood. Yan. Ito siya. Ito naman mga technique, yung ordinary plywood lang. Yung presyo mga technique ng marine plywood ay 1-2. Yan. 1-2 yung 3/4. Ito naman mga technique ordinary ay 850 hanggang 900. Yan. Bali mga technique, yung marine plywood ay mas magaan siya. Ito. Mas magaan siya. Ito namang ordinary plywood ay mabigat. Yan. Dito naman tayo sa kanyang ano, pinagkaiba nila. Yan mga technique, itong ano, marine plywood ay ano, pino yung kanyang pagkaka, yung pinaka ply niya, kumbaga yung pinagka dikit-dikit na kahoy, lapat na lapat siya, kumbaga wala siyang ano, wala siyang butas or kawang. Yan, makikita niyo mga technique. Tsaka yung ginamit ditong pandikit ay mas makapit kaysa dun sa ordinary. Kumbaga mas maganda yung pandikit na ginamit dito para magdikit-dikit yung plywood. Siyempre mas mahal to, mas matibay. Pwede niyo itong mga technique gamitin sa mga ano, halimbawa yung mga pang kitchen cabinet kapag yung laging nababasa, yan matibay siya. Tsaka mga technique, yung pinaka-ply niya, hindi agad mabilis matuklap. Ganito. Yan. Yung ganto niya, hindi siya mabilis matuklap kapag nilagari ninyo yung ganto niya. Hindi katulad nitong ordinary. Yan. Yan o. Natutuklap agad siya. Yan. Mabilis siyang matuklap. Tsaka mga technique, itong ordinary plywood ay ano siya, butas-butas siya, yung ganto. Yan mga technique, kapag bumili kayo ng ano, ordinary plywood, makikita nyo yung ganto, wala siyang butas. Pero pagka hinati-hati nyo na siya, makikita nyo yung ganyan, marami na siyang butas. Yan. Kumbaga ano, yung ano siya, guang yung loob. Yan. Ito yung unahan niya, tito nyo, walang butas. Pagka dinagari nyo na siya, makikita nyo na yung butas niya. Tsaka mabigat siya mga technique. Kung pang mga, pwede ito mga technique pagka yung mga hanging cabinet, pang yung pang mataas, hindi siya ano, hindi siya nababasa yon. Matibay ito. Yung kapal naman nila mga technique, ano, parehas lang din yung mga technique. Alos, parang kawang na yung kanyang pagkakadikit-dikit. Siyempre mga technique, mas matibay itong marine plywood na tigo 1-2 kaysa dito sa ordinary. Kayo na lang pipili, depende na lang sa budget nyo kung anong bibilin nyo. Yun. Kung naman mga technique, patungan lang naman, hindi nababasa, pwede na tong ordinary kung wala kayong masyadong budget, tong 850 hanggang 900. Kung mga pang speaker box naman, syempre dito na kayo sa marine para matibay. Yun. Tsaka magaan buhatin. Hindi siya mabigat. Yan mga technique, kung may tanong pa kayo, mag-comment lang kayo. Huwag kalimutan mag-subscribe. Salamat sa panonood and God bless.